regarding na guys. So good day everyone. So for today we were going to discuss the Heras Convention on Santiago Amo. So yung topic namin na ito ay nasa libro ng Philippine Readings Readings in Philippine History sa page 122-123. So lahat ng amin sasabihin dito, or actually yung pinanggalingan ng mga sinasabi namin dito ay nasa page 122-123 ng Readings in Philippine History na book. And ang grupo namin na ito pinamumunuan ni pinamumunahan ni Cristel Rebukan, at ako syempre Isel J. Semper, si Jake Javier, si Sean Benedict Manalo, and si Justin Red Orden. So simulan na natin yung discussion. So bago tayo magsimula, tignan muna natin kung ano ba meron sa larawan na ito. So masyadong controversial yung mga nangyayari sa lugar na ito or sa kasa na yan. So nakakaano lang kasi syempre yung mga nangyari dyan sa bahay na yan or sa kasa na yan ay naging parte ng ating history. So medyo nakakalungkot na may mga ganung pangyayari sa ating nakaraan, di ba? So actually halos kahit naman hanggang ngayon eh ganyan pa rin naman yung nangyayari. So hindi natin alam kung bakit patuloy na nangyayari yung mga ganyang sitwasyon sa ating buhay, lalala sa ating bansa. Diba? So the Heras Convention, pinaka-controversial na election na naganap sa ating hindi naman pinaka-controversial kasi kung titignan natin halos napakamarami na namang election yung naging controversial, di ba? Lalo na yung kailano, yung alam niyo ba yung Hello Garci? Alam niyo ba yun? Yung issue nung nakaraan. I mean, dati pa siya. Pero, huwag tayo mag-focus. Mag-focus lang tayo dito sa Heras Convention. Which, since ito naman lagi yung pinaka-topic natin. So, ano nga ba ito? So, the Heras Convention, a revolutionary assembly was held on March 22, 1897 in the building known as the Casa Hacienda of the Heras that once stood on this site. So, itong, ano na to, nakalagay siya doon mismo sa the Heras Convention. Doon mismo sa, ano, sa Casa Hacienda. Siyempre, wala na yung bahay na yun ngayon. Kaya nga nakalagay doon dito na that once stood on this site. So, it was presided over by Andres Bonifacio. Toward the end of the session, the assembly decided to establish Central Revolutionary Government. So, isabihin, presided siya ni Andres Bonifacio. And ang kanilang adikain, kaya nila ginawa ito, ay para mag-form ng revolutionary government. Since noong mga panahon na ito ay nakalain na naman ang Pilipinas laban sa mga Espanyol, and gusto na ng mga Pilipino na magkaroon ng isang pamumuno or isang gobyerno na sila mismo yung magtatatag and sila mismo yung magpapatakbo at hindi na hawak-hawak pa ng mga Espanyol and also ng iba pang mga Banyaga. So ang nangyari dito ay government, elected Emilio Aguinaldo as president, and Mariano Trias as vice president, Artemio Ricarte bilang captain general, and Emilio Regedio de Dios bilang director ng gera, at Andres Bonifacio, director of the interior. Certain events arising in the convention caused Bonifacio to vault its action. So, ibig sabihin kahit na presided itong pangyari na ito ni Andres Bonifacio, eh, hindi pa rin siya yung nagwagi bilang presidente. At namaya malalaman natin kung bakit ganito nga ba yung nangyari. And bukod pa doon, kahit na siya yung may pinakamataas, pangalawa sa may pinakamataas na boto nung nagkaroon sila ng botohan sa pagiging presidente, hindi pa rin siya yung nanalo bilang vice president. Malalaman natin mamaya kung bakit ganito yung mga nangyari. Or may pandaraya nga ba talaga or sadyang ayaw lang talaga ng mga tao kay Andres Bonifacio. So mamaya malalaman natin. So sinabi nga rin dito na nag-bold siya, ibig sabihin parang nagwala si Andres Bonifacio, nagalit siya ng sobra kasi nga nagkaroon sila ng kasunduan eh. Sa pagkakalap ko, nagkaroon sila ng kasunduan na kailangan nilang galangin kung ano nga ba yung kalalabasan ng eleksyon. At sa pagkakalap ko, ginalang naman ito ni Andres Bonifacio kasi nga hindi naman siya nagreklamo kahit na interior lang yung kanyang ano eh, di ba? Interior lang yung kanyang posisyon.
ay sorry interior lang yung kanyang posisyon, di ba? So hindi pa siya nagalit, pero syempre si Terona, mamaya malalaman natin kung sino si Terona. Si Terona, hindi pa rin, hindi niya nagustuhan kahit na si Aldous Bonifacio na ipinili ng voto ng election, di ba? So mamaya alamin natin. So, bago tayo magsimula, meron muna tayong mga key terms or mga words na laging lumalabas or laging nabibigkas sa presentasyon ito. So, unang-una, Tejeras Convention. Tejeras Convention, ito ginanap ang unang-unang eleksyon sa ating bansa. At ito ay sa naganap sa alam ko sa ano to sa Imus or diyan, actually ngayon diyan na siya sa may Rosario eh. Kasi kung titignan niyo yung site ng Rosario, alam ko doon na siya ngayon. So napakaano niya, 'di ba? Napaka historical ng bayan ng Cavite kasi kung titignan mo Kawit tapos Dabilitas Rosario, napaka makasaysayan na lugar ng Cavite. So sunod naman dito yung Magdalo at Magdiwang. So yung Magdalo ay pinangungunuan ni Emilio Aguinaldo. Tama ba ako, Jake? Emilio Aguinaldo, no? Oo, si Emilio. And si yung Magdiwang naman ay pinangungunuan ni Andres Bonifacio. Diba? Tama? So, yung Magdalo at Magdiwang, sila yung dalawang partido na nasa eleksyon or nasa Tejeras Convention. At syempre, pinangungunuan sila ni Emilio Aguinaldo at ni Andres Bonifacio. Natural lamang na panigurado na silang dalawa yung inanomina ng mga tao dito na maging presidente. At yung election, syempre, Tejeras Convention, dito naganap ang unang-unang election. So, bago tayo magpatuloy or bago natin alamin kung ano nga ba yung nangyari or ano yung nilalaman ng account ni Santiago Alvarez, may ipapanood muna kami sa inyo or sa mga mananood natin dyan na isang video siya, pero sinasabi dito kung ano talaga yung nangyari. And ipagkukumpara natin kung yung mga sinabi ba sa video na ito ay kaparehas doon sa account ni Santiago Alvarez. So, ipapresent ko lang para mapanood natin. So, ipresent ko muna para malaman natin. Marso 22 taong 1897, nagpulong ang dalawang manghimagsik ng himagsikang Pilipino. Ito ay ang Magdiwang na pinamumunuan ni Supremo Andres Bonifacio at Magdalo na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Ito ay ginanap sa Casa Hacienda ng Tejeros sa bayan ng San Francisco de Malabon na ngayon ay General Trias sa lalawigan ng Cavite. Bumoto ang mga katipunero ng bilang magiging presidente ng himagsikan. Nahalal rito sina Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio at si Mariano Trias. Makalipas ang mga ilang oras, inanunsyo na ang nanalo sa halalan bilang pagkapresidente ay si Ginoong Emilio Aguinaldo na nakakuha ng 146 na boto mula sa 256 na rehistradong botante. Samantalang si Bonifacio ay nakakuha ng 81 na boto at si Mariano Trias naman ay 29. Pagkatapos na... So, ayun ah. So, may mga katanungan syempre na bakit nga ba 256 lamang yung nag-participate sa botohan ito? So, yun yung isang tanong na actually kahit sino naman makakita or malaman tong numero ng mga taong bumoto nung panahon na ito ay magtataka rin kung bakit nga ba ganun kaunti lamang yung bumoto or ganun karami lang yung nag-decide para sa form ng government na ipapatupad sa buong bansa. So isa lamang yung sagot dyan. Unang-una, 256. Ito yung kinabibilangan ng mga miyembro ng katipunan or yung mga miyembro na kasali sa katipunan na hawak-hawak ni Andres Bonifacio since siya nga yung supremo ng katipunan. At bukod pa rito, yung mga ilang tao na marataas na opisyal na nakikipaglaban din sa para sa Pilipinas. And sila yung mga taong nandito and sila yung may mga taong may kapangyarihan or matataas na opisyal ng
ng bansa. And makikita nga natin sa video na ito na si Emilio Aguinaldo ang nagwagi, napaka halos majority nga sa kanya since 146. May git kalahati inakuha niyang boto. Ayun yung kaya. Tapos Bonifacio naman ay 81. Siyempre yung kay Mariana Trias, iset aside man natin kasi masyadong maliit yung nakuha niyang boto. Pagkukumpara lang natin yung dalawa. And mamaya magugulat kayo na yung 26 na taong bumoto kay Mariano Trias ay masyadong biglang lalaki dahil nga nung nagkaroon ng election para sa Vice President. So mamaya malalaman natin. Magpatuloy lamang natin yung panonood ng video. Ng butuhan sa pagkapangulo, isunod nila ang Vice Presidente. Nahanal ni rito sina Andres Bonifacio, Mariano Trias at si Mariano Alvarez. Pero natalo si Bonifacio rito at nanalo sa pagka-Vice Presidente si Mariano Trias. Pero bakit ganun? Mas lamang sa boto si Bonifacio kaysa kay Trias nang nagaganap ang butuhan sa pagkapangulo. Ngunit pagdating sa Vice Presidente, natalo si Bonifacio. Paano nangyari yun? Bago mag-umpisa ang butuhan, tinanong muna ni si... Ayun no, so ayun nga no. So malaking question kung bakit nga ba natalo pa si Emilio, si Andres Bonifacio pala. Bakit pa natalo si Andres Bonifacio gayon na halos pag-ubutan naman ng presidente, lamang na siya kay Mariano Trias. And then at the end of the day, talo pa rin siya, di ba? So, malaman natin dito kung may tayaan nga ba talaga nangyari. Severino de las Alas, kung anong gobyerno ang ipapatupad sa Pilipinas? Republika nga ba o monarkiya? Sumagot si Bonifacio na republika ang dapat maging uri ng gobyerno sa Pilipinas. Agad namang sinang-ayunan ng mga miyembro ng kabinete ang pinili ni Bonifacio. Ilang sandali, nag-umpisa na sila sa pagkanomina ng mga presidente. Tumayo si Jacinto Lumbreras at ininomina niya si Andres Bonifacio. Tumayo si Daniel Terona at ininomina niya si Mariano Trias maging si Emilio Aguinaldo. Makalipas ang mga ilang oras, inanunsyo ni General Armiteo Ricarte na ang nanalo sa halalan bilang pagkapresidente ay si Ginoong Emilio Aguinaldo na nakakuha ng 146 na boto mula sa 256 na rehistradong botante. Samantala, si Bonifacio ay nakakuha ng 81 na boto at si Mariano Trias naman ay 29. Tumayo si Severino de las Alas at sinabi niya na si Bonifacio na lang dapat ang maging Vice Presidente. Total siya naman ang pangalawa sa pinakamataas na maraming boto. Agad tumanggi si Daniel Terona. Ani niya, dapat magkaroon muli na hiwalay na botohan sa pagka-Vice Presidente. Agad naman nila itong sinunod. Pagkatapos ng botohan sa pagkapangulo, isinunod nila ang pagka-Vice Presidente. Nahalal rito sina Andres Bonifacio, Mariano Trias at si Mariano Alvarez. Pero natalo si Bonifacio at nanalo sa pagka-Vice Presidente si Mariano Trias. Binanggit ni Armiteo Ricarte ang huling resulta sa halalan. Nanalo si Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo, Mariano Trias sa Vice Presidente, Armiteo Ricarte sa Kapitan General, Emiliano de Dios sa Ministro de Guerra at Andres Bonifacio sa Ministro de Interior. So ayun no, so yung dapat na posisyon na para kay Andres Bonifacio, which is yung pagiging presidente, ay napunta kay Emilio Aguinaldo. So sinasabi dito na hindi yung majority, hindi kagustuhan ng mga nakararami. Pero may mga issue na lumabas and mababanggit din sa video na ito mamaya-maya na naririnig na ni Andres Bonifacio na nagkakaroon ng dayaan sa pagitan nilang dalawa ni Emilio Aguinaldo. And halos yung pagiging dayaan niya eh halos kontra-kontra kay Andres Bonifacio. Ibig sabihin, kahit na anong posisyon pa yung ibigay kay Andres Bonifacio ay hindi nila hahayaan na manalo si Andres Bonifacio kahit na si Andres Bonifacio pa yung supremo ng katipunan or leader ng katipunan. Diba? So, napaka-unexpected yan na mangyari kasi bakit matatalo ang isang taong supremo ng katipunan or leader ng isang malaking pangkat na nandiyan mismo yung mga miyembro niya sa convention na yan. So, ibig sabihin,
yung miyembro niya o yung mga taong miyembro ng katipunan ay sigurado boboto ito kay Andres Bonifacio. Pero bakit hindi ganun yung nangyari? Bakit hindi nananalo si Andres Bonifacio? Kasi kung titignan nyo, halos limang posisyon yung nilaktawan niya bago siya manalo, di ba? Mula sa pagiging presidente, vice president, captain general, director of war, at napunta lang siya sa director ng interior. At syempre, itong pagkapanalo ni Andres Bonifacio nito, ginalang pa rin niya kasi nga nagkaroon sila ng kasunduan, nagagalangin ang bawat isa kung ano man yung kalabasan ng eleksyon, kahit na may mga chismis or may mga naririnig-rinig na si Andres Bonifacio na nagkakaroon ng dayaan, and may nagsabi na rin sa kanya na dinadaya siya. And aside from that, may mga nagsabi rin na yung mga papel daw na ipinamimigay para sulatan ng pangalan ng iboboto ay may mga nakasulat ng pangalan. And hindi na lang nila inamin or hindi na lang nila sinabi dahil nga siguro natatakot sila or natakot sila magbigay ng kanilang saloobin tungkol dito. And siguro ayaw nilang madamay and masyadong matataas yung mga taong nandito. Isipin mo si Emilio Aguinaldo saka si Andres Bonifacio. At talagang yung kahantungan mo kung magbigay ka man sa loobin mo talagang kamatayan ka. Kaya nga nang nangyari kay ano, di ba? Kay Andres Bonifacio. Hanggang ngayon wala nakakaalam kung sino pumatay kay Andres Bonifacio. Alam niyo ba kung sino na pumatay? Ikaw, Jake, alam mo sino pumatay kay Andres Bonifacio? Si Sean. Di ba? So si Sean daw. So syempre mahirap naman magsabi, di ba? Mahirap naman magbintang ng ano lang, wala namang katibayan or baka mamaya tayo sa tagal nito halos isang century no at madami pa tayo yeah. Pero biro lang. So yan, pagpatuloy na lang natin yung panonood ng video. Ngunit tumayo si Daniel Terona, ani niya, di raw karapat dapat si Bonifacio sa posisyon ng Ministro de Interior dahil walang mataas na pinag-aralan si Bonifacio sa batas, at inimungkahi niya rito si Jose del Rosario bilang maging Ministro de Interior na kapalit ni Andres. So ayun no, so halos napakasakit naman nung para kay Andres Bonifacio kasi nga, di ba, nagkaroon sila ng kasunduan, nagagalangin ang bawat isa kung ano man yung kalalabasan ng eleksyon. Pero sinabi dito ni Daniel Terona na hindi karapat dapat si Andres Bonifacio na maging director ng interior kasi unang-una wala naman talaga siyang pinag-aralan or wala siyang degree ng aboga siya or hindi siya lawyer kasi kailangan sa posisyon ng lawyer, sabi nila yung tarawa na. Pero bukod pa doon, sumasalungat ito sa kanilang kasunduan na kailangan nilang galangin. Kasi nga, kung titignan nyo, ginalang naman talaga ni Andres Bonifacio yung election. Pero bakit? Hirap na hirap si Daniel Terona na nagalangin. At halos talagang galit na galit siya kay Andres Bonifacio. Ayaw na ayaw nila na magkaroon ng posisyon si Andres Bonifacio sa gobyerno. Diba? Pro de interior na kapalit ni Andres Bonifacio. Dito na nagalit si Bonifacio kay Terona. Bumunot ng baril si Bonifacio at tinutukan niya si Terona na agad namang nagtago. Isinigaw ni Bonifacio na walang saysay ang halalan na naganap rito. At dali-daling umalis si Bonifacio papalayo sa Casa Hacienda. Abril 24 taong 1897, nagsulat si Bonifacio ng liham para sabihin kay Emilio Jacinto na nadaya siya sa Tejeros Convention. Sabi ni Bonifacio sa liham, bago raw mag-umpisa ang butuhan, narinig niya ang usap-usapan ng ilang taga-Imus na nagsasabing hindi sila dapat pamunuan ng isang hindi taga-Cavite. Tanging si Aguinaldo na isang Caviteño ang dapat raw na may luklok bilang pangulo. So yun o, so doon ang nagkatapos yung video. So, ayun nga, nalaman na nga ni Bonifacio na nadaya siya. Ayun nga, sinabi nga dito na, diba, na ayaw ng mga taga-Imus na manalo si Aguinaldo. Kasi nga, gusto nila, pamunuan sila ng isang Caviteño, which is si Emilio Aguinaldo. So, mag-proceed na tayo sa video natin. Ay, sa video, sa presentation. Dahil masyado nang mahaba. Proceed tayo sa presentation. I-present ko lang. Thank you.
So, kita na ba? Kita nyo na, guys. So, ayun, no? So, itong presentation namin ay nakapokus sa account ni Santiago Alvarez. So, siyang general. So, alamin muna natin kung sino nga ba talaga si Santiago Alvarez at kung gaano ka-accurate yung mga pinagkasabi niya or mga sinulat niya or kung dapat ba talaga natin itong pagkatiwalaan. Alamin muna natin yung kanyang pagkatao. Kasi, di ba, so, sabi nga, di ba, si Santiago Alvarez ay eyewitness ng Tejeros Convention. Siyempre, yung pagiging eyewitness, di ba, considered siya as primary source of information. So, siya ay sinilang noong July 25, 1872, sa bahay ng Imus. At siya naman ay namatay noong October 30, 1930, sa edad na 58 sa San Pablo City. Ang kanyang mga magulang ay sina Nicolasa Birata. Ang kanyang buong pangalan ay si Santiago Alvarez E. Birata. Ang kanyang education ay siya ay nag-aral sa University of Santo Tomas or UST at sa Colegio de San Juan de Letran. So, ang kanyang nasyonalidad ay Filipino since, ayun nga, syempre, part siya nung Tejeros Convention eh, di ba? He is also the only child of Mariano Alvarez. So, si Mariano Alvarez, di ba, napanggit nga kanina sa video na ano siya, di ba, na nominate din bilang vice president, pero hindi naman nanalo si Mariano Alvarez. He is the author of Katipunan and the Revolution Memoir of a General, and it considered as the primary source because his work is created or written during the Tejeros Convention that made it as a testimony of an eyewitness. So, sabi ko nga kanina, di ba, na isa siyang primary sources since eyewitness siya eh. So, nandun siya mismo sa Tejeros Convention na sinulat niya ito. Hindi natin alam kung may mga bias ito since alam naman natin na ang mga primary sources ay napaka-prone niya sa bias. Diba? So, siguro, pang nagkaroon na ng secondary source itong mga sinulat ni Santiago Alvarez, doon natin malalaman kung meron nga ba talaga mga biases na isama sa sulat or hindi. Pero feeling ko naman wala naman eh, since yun talaga yung nangyari. Santiago Alvarez is one of the primary participants and witness of the election during the Tejeros Convention on March 24, 1897. So, naganap yung election noong March taong 1897. So, yun nga, di ba, napanood naman sa video na natalo talaga si Andres Bonifacio dun sa video. Sa kadahilanan, dinaya siya ng mga tao dahil ayaw ng mga taong Imus or mga taong taga-Imus na manalo si Andres Bonifacio dahil lang gusto nilang mamuno sa kanila isang kapitenyo, which is si Emilio Aguinaldo. And aside, bukod pa doon, sa pagkakaalam ko or sa mga nabasa kong libro, dati pa, and hindi naman siya part nito eh. Talagang si Emilio Aguinaldo kasi, ano siya, maalaga siya sa kanyang mga tauhan. Ibig sabihin, parang ayaw niyang nasasaktan or napapahiya yung mga kanyang tauhan. So, inaalagaan niya yung mga taong tagakawit. And bukod pa doon, yung mga taong tagakawit naman ay talagang solid yung support sa kanya. Talagang kahit na makipagpatahin pa sila, basta hindi maapi si Emilio Aguinaldo. And si Emilio Aguinaldo naman, ganun din naman siya sa mga taong tagakawit. Kaya gustong gusto siya ng mga taong tagakawit. And bukod pa doon, may napasa rin ako dati na sinasabi nila na ano daw na si Andres Bonifacio daw or ang Katipunan daw ay sunod-sunod na ang pagkatalo bukod kumpara mo kila Emilio Aguinaldo ng Sakawit. Eh, isa lang yung sagot doon, di ba? So, napaka-obvious naman na sila Andres Bonifacio or yung grupo nila na Katipunan ay nakikipaglaban sa Maynila, which is nandun talaga yung mga Amerikano, di ba? Sa bayan talaga ng sa lugar talaga ng Maynila yung mga Amerikano, and doon talaga nakikipagbakbakan sila Andres Bonifacio and sila Emilio Aguinaldo naman ay nasa Kawit lamang. Parang yung mga tira-tira na lang yung nakakalaban nila or hindi ganoon karami kumpara ng nakakalaban nila Andres Bonifacio. So kung sasabihin natin na laging talo sila Andres Bonifacio, isa lang sugod doon kasi napakarami nilang kalaban kumpara mo kila Emilio Aguinaldo. So kaya gustong-gusto ng tao sila Emilio Aguinaldo kasi sinasabi nila na lagi nagwawagi sila Emilio Aguinaldo. Pero kung kukumpara mo naman sa mga nakalaban nila Andres Bonifacio na
halos sobrang lalaking, sobrang dami-daming tao at iba't ibang mga armas yung kanilang mga nakakasalamuhan, di ba? So, proceed tayo. So, yun lamang. So, itong part na to ni Orden. Tama ba, Orden? Part mo na to, di ba? Oo. Oh. Okay, okay. Sige. Proceed tayo, guys. Okay. Blackout of General Santiago Alvarez. The assembly at Tejeros was finally convened on 25 March 1897. The invitation to the meeting were signed by Secretary Cinto Lumbreras of the Magdiwang Council and the President over the assembly. Seated with Lumbreras at long presidential table for the Supremo Andres Bonifacio, Mr. Mariano M. Alvarez, Pascual Alvarez, Ariston Villanueva, Mariano C. Trias, Diego Moica, Emiliano R. de Dios, Santiago P. Alvarez, Artemio Ricarte, Santos Nocon, Luciano San Miguel, Pablo Moica, Severino de las Alas, and Santiago Pilo, all of them of the Magdiwang, among the Magdalo seated at the head table were Mr. Valdomero Aguinaldo, Daniel Tirona, and Keita Pacho. Kumbaga, nung nagpatawag daw po noong March 25, 1897, isang imbitasyon ng pulo ay si Jacinto Lumbreras ay nilagdaan ang nilagdaan ng konseyo ng Magdiwa at siya po ang nanguna sa kapulungan. Si Lumbreras sa isa sa kasama sa mga nakaupo at habang sa isa sa nakaupo sa presidential table at ang kasama niya dito ay si Supreme Andres Bonifacio at Mariano M. Andres. It must be mentioned that before the assembly was convened, Secretary of War Ariston Villanueva of the Magdiwang Council received the confidential information that Mr. Daniel Tirona of the Magdalo faction was set under in the proceeding of the assembly and that he had already acceded in joining any among the Magdiwang leaders to ally with him. Secretary Villanueva kept silent, nevertheless alerted Captain General Apoy who had troops in readiness for any sudden eventuality. The leaders were seated at the presidential table as previously described and all the others were standing in groups on both sides of those seated. After Chairman Cinto Lumbreras declared the assembly open, he announced the main topic discussion, which how to bolster the defense in the areas still under Magdiwang control. Presently, Mr. Severino de las Alas rose to speak, and when he was recognized, he said, "Before the discuss minor details, let us first tackle the major issue, such as what kind of government we should have and how we should about establishing it. Once we make a discussion about this question, the problem of organization and strengthening of defense will be resolved." As initiator of the revolution, Chairman Lumbreras replied, "The Katipunan now holds authority over the island. It has government of law and a definite program. It is obeyed and respected by all because it stands for freedom, brotherly love, and well-organized and well-governed." Kumbaga, dito po, bago daw po magpulong ang kapulungan
tanggap ng kalihim ng digmaan na si Aristide Villanueva Consejo nang magdiwang ang confidential na information na si Daniel Tirone daw po na isang pagkat ng magdalo na nakatakda pahinain ang mga paglilitis ng kapulungan at siya ay pumayag sa pag-uutos ni sino man sa mga pinuno ng magdiwa na may pag-alyansa daw po sa kanya. So nananatiling tahimik si Secretary Villanueva daw po at ngunit ganun pa man daw po ay inalerto daw po si Kapitan General Apoy na may mga tropa daw na nakahanda sa anumang biglaang mangyayari. Ang mga pinuno daw po ay sama-sama na nandoon sa President Table gaya ng napanood po natin kanina na inilarawan dati at lahat ng iba pa ay nakatayo sa pagkabilang panig ng mga nakaupo. Tapos nung matapos na pinitira si Chairman Cinto Romeras ng buwas ang pagpupulong na ihayag daw po pangunahing paksa ng talakayan kung paano palakasin ang mga depensa sa mga lugar at sa ilalim sa pagkontrol ng magdiwang sa kasalukuyan. The chair next recognized by the Supremo. He concurred that with that what Chairman Lumprebas had said that Asto explained that the K in the middle of the sun in the Katipunan and used in the revolution stood for Kalayaan. Mr. Severino de las Alas spoke again. He countered with the letter K and that the sun on the plug did not indicate whether the revolutionary government was democratic or not. The Supremo replied that from the rank and file to the highest levels, the Katipunan was united in its respect for universal brotherhood and equality of men. It was risking bloodshed and life itself in its struggle against the king in order to establish a sovereign and free government. In short, it stood for people's sovereignty, not a government led by only one or two. Sa pagpupulong, sinabi ng leader ng Katipunan na ang K sa kanilang simbolo ay nangangahulugang kalayaan. Ngunit, may nagsabi na magkakaroon naman ng letrang K sa kanilang simbolo ay hindi nangangahulugang niya. Nais nilang magtatag ng patas na pamahalaan. Katapos, ipaliwanag ni Andres Bonifacio na ang kanilang grupo ay tungkol sa pagtrato sa lahat ng pantay-pantay at pakikipaglaban para sa kalayaan. Handa silang isugal ang kanilang buhay upang magtatag ng pamahalaan kung saan lahat ay may boses, hindi lamang isa o dalawa. Next slide, please. Mr. Antonio Montegrero spoke in defense of Mr. Severino de las Alas' stand. He argued that if they would agree on the kind of revolutionary government they were to have and that they were to let the status quo prevail, then they were in the reverie to have and that better than a pack of bandits or of wild mindless animals. General Apoy was hurt by these words of Mr. Montenegro. He quickly stood up and looked angrily at the previous speaker. We of the Katipunan, he began, are under the jurisdiction of our respective highest council of the sons of the people. This council is the defender of and has authority over the Mandiwang and Magdalo governments of Cavite. We are true revolutionaries fighting for freedom of the native land. We are not bandits who rob of others of their property and wealth, nor should we be likened to the beasts, for we know how to protect and defend others, especially the political refugees who seek asylum with us. We are rational, and we do not expose those who talk big but doesn't accomplish anything. If you want to establish a different kind of government that
that is to your liking, you must do as we might have done. Go back to your localities and snatch them from the Spanish control. Then you can do what pleases you. But don't you dare seek refuge among cowards who might call you bandits and beasts. Noong Tejeros Convention, nagkaroon ng discussion kung anong klaseng sa gobyerno ang dapat gawin ng revolusyon. Ang leader ng katipunan na si Andres Bonifacio ay naniniwala sa equality at kalayaan ng ang kailangan ng lahat. Pero ang ibang tao ay nagtataka at tinanong kung ang simbolo ng katipunan ay simbolo ba talaga ng patas na gobyerno. Habang isang tao ay nagsabi na hindi sapat ang patas ng kasalukuyang gobyerno. Habang isa naman ay dinipenda kay Andres Bonifacio, sasabing lumalaban sila para sa kalayaan at hindi sila mga kriminal o hayop. Sinasabi niya, ang gusto natin magkaroon man ng ibang klaseng gobyerno ay dapat ay ipaglaban natin at hindi basta-basta pinag-uusapan lamang. Thank you. So when order was restored, some wanted the convention adjourned but the Supremo Bonifacio prevailed upon the others to continue. However, the presiding officer, Mr. Lumbreras, refused to resume his role of chairman. He wanted to yield the chair to the Supremo, whom he thought to be the rightful chairman. Assumed the chairmanship accordingly and said, "Your aim is to establish a new overall government of the Katipunan and the sons of the people." This would repudiate the decision made at the meeting held at the Friar State House in Imus. In my capacity as President Supremo of the most venerable Katipunan of the Sons of the People, I agree and sympathize with your aspirations. But I wish to remind you that we should respect all decisions properly, discuss and approve in our meetings. We should respect and abide by the wishes of the majority. Because of a repeated clamor for the approval for the establishment of a government of the Philippine Republic, the chair proceeded to prepare of an election to the following position: President, Vice President, Minister of Finance, Minister of Warfare, Minister of Justice, and Captain General. The Supremo spoke again before the election began. He said that the candidate who would get the most number of votes for each position should be winner no matter what his station in life or his educational attainment. So sinasabi dito na ayun nga, nabalik na, naayos na yung hindi nila pagkakaunawaan before dun sa halalan nga about sa pagiging president. So yung kinumbinsi ulit ni Bonifacio yung group na ipagpatuloy yung convention. So, ayun, namuno na si Mr. Lumbreras, tapos tumanggi siya na ipagpatuloy yung tungkulin niya. Tapos, pinaubayan na lang niya kay Bonifacio yung pagiging chairman niya. So, yun, next po. Thank you. So, the Supremo Bonifacio appointed General Artemio Ricarte as secretary. Then, with the help of Mr. Daniel Tirona, he distributed pieces of paper to serve as ballots. When the ballots had been collected and votes were read to be canvassed, Mr. Diego Mojica, the magdiwang secretary of the Treasury, warned the Supremo that many ballots distributed were already filled out and that the voters had not done this themselves. The Supremo ignored this remark. He proceeded with the business at hand as if nothing unusual had happened. When the votes for president were counted, Mr. Emilio Aguinaldo won over Mr. Andres Bonifacio, the Supremo. The winner was acclaimed by applause and shouts of Mabuhay. Mr. Severino de las Alas spoke again to say that since the Supremo Bonifacio had received the second highest number of votes for the presidency, he should be proclaimed Vice President of the Government of the Philippine Republic. When nobody signified approval and disapproval
of the proposal, the presiding officer, the Supremo Bonifacio, ruled that the election be continued. For Vice President, Mariano Trias won over Mariano Alvarez, and the Supremo Bonifacio, General Biobra, was elected captain over General Apoy. So, pinapakita yung proseso ng halalan sa panahon ng convention na pinamumunuan ni Supremo Bonifacio nga. So, nagpatuloy yung halalan at ayun, yun nga nanalo si Emilio Aguinaldo bilang president. At si Emilio Aguinaldo bilang, at I'm sorry, si Bonifacio naman as vice-presidente. So, nagkaroon ng proposal para kay Bonifacio before para sa maging vice president, pero wala daw malinaw na sagot si Bonifacio nung time na yon. So nagpatuloy ng halalan, nagpatuloy lang yung halalan kung saan nandito si Mariano Trias bilang vice presidente. Thank you. Mr. Valdemoro Aguinaldo wanted the elections to be finished before it got too dark. To facilitate the counting of votes, he suggested that for all other positions to be voted upon, voters should stand on one of the sides of the hall if in favor and on the other side if against. This suggestion was adopted for the rest of the election. For the position of Secretary of War, Mr. Emiliano R. Diaz was elected overwhelmingly. After the voters had given the proper honors to the new Secretary of War, they proceeded to elect the Secretary of Interior, Mr. Andres Bonifacio, Supremo, won over Mr. Mariano Alvarez. The crowd broke into shouts of Mapuhay. Mr. Daniel Tirona requested for a restoration of order and then spoke aloud. My brethren, the office of Secretary of Interior is of so great of a scope and of such sensitivity that we should not entrust it to one who is not a lawyer. The one among us here is a lawyer. He is Mr. Jose del Rosario. Let us reconsider the choice of the last position, for he has no credentials to show attesting to any educational attainment. Then in as loud a voice as he could muster, Tirona shouted, let us elect Mr. Jose del Rosario, the lawyer. So sa side na to, napakita yung process ng election, yung nakasulat dito na yung voter should stand on one of the sides of the hall if in favor and on the other side if against. Tapos yung mga dalawang candidates na nanalo sa dalawang position ay para sa position of Secretary of War, si Mr. Emiliano R. Diaz. Tapos yung sa Secretary of the Interior, si Mr. Andres Bonifacio. Nagkaroon ng celebration, pero yung nangyari is, ni-interrupt ni Mr. Daniel Tirona yung celebration kasi inisip niya na hindi qualified si Andres Bonifacio na mag-sit ng position para sa Secretary of Interior kasi hindi nakatapos ng pag-aaral si Andres Bonifacio sa law of degree. Kaya nangyari is, dito nagkagulo yung convention. So, next slide, please. So, greatly embarrassed, the Supremo Bonifacio quickly stood up and said, we agreed, person elected because of this, I demand from you, Mr. Daniel Tirona, an apology. You must restore to the voters and one day elected the honor you have only now besmirched. Then pulled out his revolver and took aim. Instead of replying, Mr. Tirona ignored the Supremo's remarks and perhaps because of fear, he slid away and got lost in the crowd. Disorder ensued as the convention secretary tried to disarm the Supremo, who was intent on shooting Mr. Tirona. The people began to disperse and the Supremo adjourned the meeting with his words. In my capacity as chairman of this convention and as President Supremo of the most venerable Katipunan of the Sons of the People, which association is known and acknowledged by all, I hereby declare null and void all matters approved in this meeting. Then he left quickly and was followed by his aides and some others present. So dahil yung nagkaroon ng conflict sa convention, parang na-offense si Andres Bonifacio tapos inilabas niya yung revolver niya tapos kinutok niya kay Mr. Daniel Tirona dahil sa sobrang galit niya. Tapos yung nangyari, nagkaroon ng gulo sa convention tapos si Mr. Tirona umalis siya tapos nagtago sa mga madaming tao kasi nga dahil sa takot. Tapos yung nangyari, ito yung sinabi ni Andres Bonifacio sa meeting na
my capacity as chairman of this convention and as president supremo of the most venerable Katipunan Sons of the People, which association is known and acknowledged by all, I hereby declare null and avoid all matters approved in this meeting. So, bali yung ginawa niya, yun ang nangyari sa mga meeting, declare niya na null, tapos hindi talaga mangyari. So yun sa susunod ay, umalis si Andres Bonifacio sa convention, tapos yun lang po. Umalis na siya. So, yun yung ano, no, yun yung mga nangyari sa Teheras Convention. And ayun, sana may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi namin. And also, yung mga pinagsasabi naman namin ay nanggaling siya sa account ni Santiago Alvarez. And, so, yun, no, so, yun, no, tawag dito, nung matalo si Andres Bonifacio sa election sa Teheras Convention. And, mga, alam kong March yun, di ba? March, nangyari yung Teheras Convention. And mga May naman, dun na pinatay si Bonifacio, alas ilang buwan lang din yung pagitan, di ba? So, ayun, sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa pakikinig and sana maulit pa yung mga ganitong klaseng discussion. Yun lamang po, maraming salamat.